Tapakan na natin yung kanyang engine sa kanyang chassis. Ito yung click version 1. Alin rin yung kanyang pangulo. Pagawa? Kaibigan niya? Kailangan maipit kasi hindi pwedeng hindi maipit dyan. Pag natanggal ay sira yung ating sigunyal. Okay, so natin itong pump. Dapat isik-isik-isik.
mm yung kanyang tornilyo. Yung swing arms. Ayun, ito na dyan, may washer. 14 mm po yan. Tapos yung nut. Tapos mo 40 mm. Tapos kabitan natin yung kanyang muffler. Gamit tayo ng 10 mm na kailalim. Gamit tayo nito. Sunod naman natin, lalagyan natin ng tubig muna, huwag mo ng water coolant para ma-check natin kung wala nang issue. Sunod natin yung pakip ng ano, radiator. Okay. Lagay ko muna mineral. Okay, punoy natin para ma-check natin kung may tagas yung pinakailalim niya. Natin yung mga kanyang socket. So, yung kanyang ignition coil. Ignition coil wire.
throttle body. Kanyang injector, tapos itong guma ng injector, itong kanyang o-ring, lalagyan natin ng grasa. Bakit kung lalagyan ng grasa? Kasi para hindi masira yung kanyang o-ring. Kasi pagka nasira yung o-ring, pagsisimulan siya ng singaw, diyan na yung mamamatay-matay. Tapos gamit tayo ng 8mm. 8mm na T-rex. Sakit sensor. Okay. Side naman tayo, may pulley. Okay, nalayan ko muna natin itong kanyang treno sa likod, tapos yung spring na to sa taas ito. Thank you.
face. Palitan natin siya ng bagong oil. Bagong oil na ilalagay natin. Tapos ito yung oil na ilalagay natin. Ang scooter talaga yan. Ganito yung forma ng strainer niya. Salin natin yung ating bagong langis.
nito, 800 ml lang inalagay natin. Kasi mag-sobra, pupunta sa air cleaner. Nasarina na natin siya ng bagong langis. Tapos, gagawin natin ulit ngayon. Tatanggalin natin yung nilagay nating tubig kanina. Ilalagay natin na yung ano, yung water coolant na talaga. Para mas lalong kondisyon. Ganito yung forma ng strainer niya. Kita na natin. Salin natin yung ating bagong langis. Plan nito, 800 ml lang inalagay natin. Kasi mag-sobra, pupunta sa air cleaner. Nasarina na natin siya ng bagong langis. Tapos, gagawin natin ulit ngayon. Tatanggalin natin yung nilagay nating tubig kanina. Ilalagay natin na yung ano, yung water coolant na talaga. Para mas lalong kondisyon. Haya lang muna natin siyang naka-idle para mag-ikot-ikot yung langis habang malamig pa yung makina. Okay, maingay yung kanyang flarings. Five minutes later. Adjust natin yung kanyang minor. I-adjust ko konti para mas magandang kwan. Okay, double check natin mabuti. Maya-maya natin ibalik yung mga kanyang mga flarings. Mas maganda yung mga double check natin bago natin balik para hindi kawawa si customer pagka may tagas. Okay yan po, mga kaibigan, mga sir. Tahimik na yung kanyang makina ngayon. Hindi tulad nung unang pinunta sa akin. Medyo talagang sobrang lakas. Ang
barangay. Okay, mga sir, ito yung mga pinulitan natin. Si Gunyal Asi. Saka itong kanyang piston na nasira. Tapos bald seal na dalawa. Tapos rotor arm na dalawa. Tapos yung block assembly. Check natin kung may tumatagas sa loob. Sa ulya. Check natin ulit dito kung may nagdidik. Tapos bubaan natin ng konti yung minor niya kasi medyo masyadong mataas. Kung mapapansin niya na medyo malakas yung lagatik niya kasi normal lang po yun sa Honda Click. Kasi ang valve clearance kasi ng intake saka exhaust niya 0.10. Tapos yung sa baba naman yung kanyang exhaust 0.24. malaki po yung gap ng kanyang valvula sa kayo rocker arm, kaya ganyan po siya malagitik. Sinilagyan po yung standard niya.